What's up mga kajugol? So ang gagawin natin ngayong araw, isang mabilisan lang na air system kasi ang dami na natin nagawang air system, madami tayong ginawa sa mga old videos natin. So gusto nyo panoorin yun, madami tayo dyan. Tapos ngayon, gagawa tayo ng mas updated, gagamit lang tayo ng ibang fittings. Tapos katulad nung ginawa natin doon sa old nating setup doon sa kabila na isa lang yung tubo sa doon kasi dito na magagawin natin dalawa. Okay, so dito magkakaroon tayo sa ilali, dito sa second layer ng isang PVC, tapos isang PVC rin na mahaba dun sa taas. Okay, so yung dito sa layer na to, magiging dalawa siya na butas, dalawang set ng butas. Kasi doon natin padadaanin yung sa baba din. Okay, kasi kapag ka naman mag-adjust ka ng air, dapat dito ka na lang, titilipin mo na lang. Kesa pupunta pa ako dun sa baba, alam mo naman yung katawan natin, hindi tayo efficient sa pag-yuko-yuko. Ayan, kasi medyo chabit-chabit tayo. Malatayang tao. So, ayan, mahirap yung muko. Ayan, so ngayon, sisimulan na natin. Ang kailangan natin, syempre, yung mga kailanganin natin, unang-una, yung PVC. Ayan, so bumili ko ng 4 na piraso, pero 2 lang yung gagamitin natin. Siguro mga 3, kasama yung vertical na connection sa gilid. Yung magsisimbling, yung silbing main line natin. Okay, tapos gagamit tayo ng fittings katulad ng mga ginagamit natin dati. So ito ngayon guys, ito yung gagamitin natin ng fittings. Ito yung 8mm na dulo na hose na fittings. Mabibili nyo sa Shopee, lalagay ko din dyan sa description sa baba. So ito guys, around 20 pesos lang to. Ayan, around doon. So depende sa shop na mabibili nyo sa Shopee at kung may sale. Katulad ito guys, kinakabit ko sa ibang fittings na ganito para reusable siya. So ito yung mga galing dun sa mga dati ko na ginawang air system. Ayan, so iba-iba yan. So magagamit ko siya ulit ngayon. Ayan, so yun lang naman yung use nun. So medyo nagdagdag kasi 5 piso din tong fittings na to tsaka tong elbow na to. Kaya ayan, nagdagdag din na price pero at least magagamit ko siya ngayon. So ngayon pa lang nagpe-pay off yung katipiran na ginawa ko. Susunod dyan, syempre pipe cutter. Kung meron ngayon ito, mas mapapadali buhay nyo. Pero pwede nyo naman lagariin or anyway na gusto nyo putulin yung PVC. Susunod, air bulb. So yung air bulb na to, binili ko sa Shopee. Wala na yung binilang ko dati nung silver gray na air bulb natin. So ito ngayon, yung binili ko sa Shopee, around 60 pesos yata. Ito, medyo matibay na to. Mas matibay ito. Yun nga lang, medyo mas mataba yung dulo nito na air valve dun sa dati. Ngayon, ang gagawin natin guys, so ganito yung ginagamit ko na air valve, pero bahala kayo sa discarte nyo kung anong gusto nyo. Gusto ko lang to kasi kapag dito ko siya kinabit sa system natin, tapos pag ganito yung pihit mo, hindi siya napipihit na kasama nito. Okay. Kasi ito yata ay designed to para dito manggaling sa baba yung hangin. So, hindi ko alam kung ganun. Kasi nakikita ko dati sa mga ibang video, ganyan sila, dito nila kinakabit yung hose. So, ang tendency kasi nyan, kapag pinihit mo to at mahigpit, hindi maganda yung pagkakasil mo dito sa kabilang side, mapipihit siya. Iikot na ganyan. So, posibleng mahugot. So, ayoko na nun. So, yun yung una kong ginawang system din. Yun yung pinakauna dun sa likod na rack, yung nasirang rack. So yun, ganun yung problema dun. So ngayon, at ganito na ako magkabit. So para kapag pinihit mo, hindi siya naliliko. Ayun, ganun lahat yun, yung sa ibang rack natin. Ngayon, ano pa ba? So ito, optional. So kung gusto nyo yung i-bracket sa pader, ito, bili ka nito sa Shopee. So merong stainless na to. Palagay ko galvanized lang to nakuha ko. Pero okay na yan, hindi nyo naman gagalawin yan. Huwag nyo na lang basahin, o kaya gusto nyo pinturahan nyo. Pero galvanized kasi ito, kaya hindi magandang pinturahan agad. Merong coating yan. Ano pa ba? Kasi syempre, kapag gumamit kayo nito, kailangan nyo ng screw. Ano pa ba? Tsaka ito, mga fittings. So mainly elbow. Ayan. So 5 piso lang to sa Shopee guys. So kung may Shopee kayo, mag-order na lang kayo. Lalagay ko din yung link na may in-order ako. 5 piso lang yan. Lalo kung meron kayong voucher, mas mamura nyo itong mabibili. Ayan. Ito rin, 5 piso. Yung end cap. So may iba-ibang klase niyan, maganda ito yung mabili nyo, yung flat yung dulo kasi ito fit na fit to dun sa PVC. Meron kasi yung dome yung dulo. Hindi ko gusto 'yon kasi medyo loose. Yun. So kailangan mong paglawain yung PVC cement para talaga malusaw yung plastic at mag-seal. Ayun, pero ito usually fit na to. Yan, then sa fittings, ano pa ba?
Sa fittings, guys, gagamit tayo nito. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagamitin to. Medyo mahal lang to, around 20 plus pesos to or almost 30 pesos na lang. Ayan, so almost 30 pesos. Pero makita nyo mamaya kung paano ko siya gagamitin. Doon ko siya gagamitin sa second row. Pag ganyan siya. So, ito yung second row. Ito yung main, ano natin, outlet. And then, gagamitin ko tong elbow na inlet natin mamaya dito sa likod. So, ganyan ko siya ikakabit. And then, sa likod, pag sa gilid, tinignan nyo, ganyan siya. Ayan. So, mamaya, papakita ko na lang para hindi na tayo mahirapan mag-imagine. Yun pa pala, pinaka-importante sa lahat. PVC cement. Ayan. So, ako, ito yung ginagamit ko. Sa Shopee ko din ito binibili kasi 30 pesos lang to or 50 sa Shopee. Kapag sa hardware, sandaan eh. So, yun talaga guys, lahat ng ginagamit ko dito sa Shopee. Yung PVC lang, 80 pesos yun sa hardware dito sa amin. Hindi ko alam sa inyo, mag-inquire na lang kayo. Ako guys, dinidrill ko yung butas. So, bahala kayo kung gusto niyo soldering iron or drill. Ako kasi drill, gusto ko medyo masikip yung butas para kapag pinit natin yung valve, talaga nakasil siya. Pero ma-achieve nyo rin naman yun sa soldering iron. So, hindi lang ako, hindi lang yun yung lagi kong ginagamit, kaya drill yung ginagamit ko. So, banata na nga natin na isang magandang voiceover to mga kajugol. So, maraming salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe and ring that notification bell para naman ma-receive nyo yung mga notification sa mga susunod natin na upload. So, ito na nga guys, inayos na natin. So, yung sukat nito guys, nilagpas ko lang ng konti dun sa rack. So, wala nang measure-measure, basta ganito yung sukat niya din. Okay na. Tapos sa PVC cement guys, be generous. Ayan, so damihan nyo para mag-seal ng maayos. Yung contact ng dalawang PVC ay maganda. Ayan, then make sure talaga na fully sealed yung mga PVC nyo para wala tayong leak na galing dun sa mga sealyado na yan. Okay, tapos dun sa mga gamit naman guys, don't worry. So kung meron kayong alternative, mas maganda. Okay, so huwag kayong gagastos para lang sa isang setup. So, piliin nyo na maging resourceful. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki guys para gumawa ng mga gantong air system. So, sa Shopee guys, sobrang mura ng mga gamit. So, wala akong pinopromote pero andyan sa description natin lahat ng gagamitin ko. Kung merong wala dyan, let me know and idadagdag natin. Okay, para madali kayo makabili. Sure ako na pinakamura yon and pinakasulit yung ating ilalagay dyan ng mga link. Siyempre, affiliate yan. So, medyo may kikitain tayo dyan. Pero, ano lang naman yung patres-tres o dos o piso. Minsan, less than piso. So, maraming salamat sa mag-order gamit yung ating affiliate link. So, sa Shopee, meron din to guys. And sa TikTok. So, bahala na dyan sa link kung saan kayo madidirect. And siyempre, kung ayaw nyo nun, di siyempre, humanap kayo na iba yung product, diba? Reminder lang din guys na yung mga ginagawa natin dito sa Jugols, lahat yan nire-research ko. And hindi lang basta experience ko. Alam ko, mas maraming tao dyan na mas maraming experience. And yes, kudos sa inyo kasi antagal nyo na nagpipishkip. Pero syempre, hindi ako basta-basta naniniwala lang sa mga sabi-sabi. Kaya yung mga ginagawa natin dito, nire-research ko. Ayoko naman na may misinformation ako na nasesend dito sa Jugols Fish Hub. And don't forget to like and comment and subscribe and ring that notification. So mga boss, tapos na tayo dun sa first part. So ngayong gabi na kasi. So nagtrabaho muna ako. Then ito na tayo ngayon. Tutuloy na natin yung paggawa natin dito sa air system. So, ito, nadikit na natin, nabutasan na natin, nailinya na natin yung, naikabit na natin yung mga air valves. Susunod is, kukonekta na natin dito sa air system. Tapos, ang natitira na lang dito na ididikit yung, ito, yung part na magduduktong dun sa baba at saka sa taas. Yan. So, hindi kinaya ng time natin guys. So, masyado na mahaba itong video na to. Kaya magkakaroon tayo ng part 2 kung saan naman natin explain kung ano yung mga nangyari, kung ano yung mga pinutol ko dito, kung paano natin napagtuktong yung dalawang compressor and explain din natin yung kabuong build doon. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe. Mag-comment kayo kung napanood nyo to and say hi. So, yun lang naman. Maraming salamat sa panonood and abangan ko kayo sa part 2.